tayo dun sa mga jewelries na usually, yun po yung ginagamit ko kapag ka nandito ako sa bahay or kapag lumalabas ako. So, ngayon naman, ang ipapakita ko sa inyo, ito yung mga binili ko na as in, masasabi mo talagang investment talaga kasi medyo mahal na po ito mga ipapakita ko sa inyo kasi ito po is mga yung iba dito as in mga solid talaga and mabibigat na po talaga ang ano niya, ang timbang niya. Pero even mabigat sa bulsa, still investment po kasi ito. So as time pass by, tataas at tataas pa rin ang presyo ng gold natin and maganda talagang investment. Diba? Okay, so umpisahan na natin. So first, ito po, itong ating bracelet na ito, may kita nyo, di ba? Ang kapal niya. Ayan. Compare nyo naman siya dito sa suot ko, di ba? Kakaiba po ang kapal nito. Ayan. This is 8 inches na bracelet na po ito. Ayan. May iba't ibang klase ng mga bracelet. Merong solid and also meron din pong ampaw na tinatawag. Ito yung may kita mo na ang laki-laki niya pero magaan. Kaya siya tinawag na ampaw. So this one is ampaw bracelet po ito. But this is also an 18K na Saudi gold. Ito po ay 6.17 grams times 2,980, 18,386 pesos. So ito pa lang bracelet natin, 18,000 na po siya. 18,386 pesos. So karamihan ng mga nabili ko dito, 2,980 na po ang per gram natin. Ayan. We have here, next natin, ayan, rope chain po ito. Ayan, rope chain. Okay, so this rope chain, this is 22 inches. So, ito na po yung mga malalaki. Ayan. Ito po ay 10.68 grams. Ito po, medyo mahal natin siya nabili. 3,030 per gram po ito. Times 10.68, 32,360 pesos po itong ating rope chain. So, ayan, di ba? Ito kasi mga malalaki na talaga to. So, hindi ko po ito ginagamit. Ano lang talaga to? A collection lang talaga and this is investment talaga. Binili lang talaga for investment. Ayan. So, ito siguro gagamitin ko kapag as in may mga special occasion na talaga. Ayan, saka ko siya gagamitin. Okay, meron pa tayo dito. Ito yung gusto ko necklace kasi bagong-bago to. Ayan. Ito po ay 21K. 21 karat na Saudi gold. Ang tawag po dito ay Damascus. Ayan. Ito po, medyo maiksi ito. This is 20 inches. Ayan. Ayan. Kung makikita po ninyo, di ba, pag 21K na Saudi gold, ibang-iba po yung kulay niya sa 18K. Di ba? Mas angat na angat yung kulay niya. O, di ba? Mapapansin mo talaga agad na, ay, yung suot niya, 21K yan. Kasi paano mas lighter yung color kapag ka 18K. Karamihan ng mga binili ko po ng mga gold collection natin ay Saudi gold. But I also have the Japan gold. Pero nag-iisa pa lang po itong Japan gold. Bagong bili pa lang, medyo mainit-init pa. Mamaya ipapakita po natin sa inyo yung Japan gold. Ito pong Damascus natin ay 17.55 grams. Okay? So, times 3,270 po per gram natin nung nabili natin siya. So, ito ay 57,388 pesos po. Okay, so next po natin, this one. This is a foxtail na necklace din po. Foxtail chain. And this one is 23.3 grams. So, ganun po siya kabigat. Kung ito, nasa 17, this one is 23. Nasa 23 grams na po ito. So, ang ating mga gold ay pabigat ng pabigat. Ayan, nakikita pa ba? Ang dami na, nagpatong-patong na. Ayan na. Ito pong foxtail chain natin is also, I think this is also 20 inches. 3,320 per gram. 77,356 pesos. Ito pong ating foxtail. Ayan.
Okay? Okay, so next naman natin, guys, ito po. I think this is also 20 inches na 18K Saudi gold. Ito po, latest na siya. Latest design na siya kasi triple lock na din po siya. Ang chain daw nito is yung Japan style na masinsin. Diba? Ayan yung tawag nila eh. Masinsin daw yung pagkakaano. Ayan. Diba? Kung meron siya yung parang mga tinatawag na 8-cut, 10-cut, so parang ganun po siya. So, syempre, isusuot din natin. Lahat isusuot natin. So, ayan. Nakikita nyo pa ba kung alin na? Kasi nag-layer-layer na siya. Guys, ito pala, ito is yung 8-cut na Japan style. 15.82 grams times 2980 per gram. This is 47,143. Next natin, ito po ay isa din sa aking kauna-unahan na nabili na necklace. This is only 2,300 per gram. This is 8.45 grams. Ito po, isa to dun sa mga tinatawag din natin na ampaw. Okay? Kung may kita nyo, parang napaka-solid niya kasi ang kapal-kapal po niya. Okay, pero ito magaan lang po siya. Magaan lang. 8.45 grams lang po ito times 2,300 pesos, di ba? Napakamura ng per gram pa niya nung 2019. So, this is only nasa 19,000 ko lang po ito nabili. Ito po, bihirang-bihira ko lang siya magamit. Siguro mga twice or thrice pa lang nagamit kasi malaki din po ito. So, hindi na natin makita kung alin na dito yung inilagay ko, di ba? Sa dami na. Okay, so meron pa po tayo dito. Last, ito po, ito yung pinaka-latest ko din na nabili. Ito yung pinaka-iba sa lahat. This is the Japan Gold. So, ito, may kita niyo po ito dun sa previous vlog ko. Ayan, papakita ko sa inyo. Ito po, new design na din to kasi may kita niyo yung lock niya. Ayan, double lock na po siya. And, this one is parang 8-cut din siya. I don't know kung 8 or 10-cut na to kasi kung may kita nyo, sobrang sinsin talaga niya. This is Japan Gold po. Ang Japan Gold po is mas mahal siya compare sa 21-carat na Saudi Gold. Ang Japan Gold po natin na ito is 3,350 pesos po ang per gram. Mas mataas siya sa 18K na Saudi Gold and 21K na Saudi Gold. Ito po ay 18K na Japan Gold. Ito po ay 20.45 grams. Ayan, ba? Diba? Ito po ay 68,507. Ayan. Medyo mahirap din kasi ito isuot eh. Okay, 68,507 po. Ayan. Ito lang yung akin nag-iisa na Japan Gold. Wala pa po akong ibang Japan Gold. Ito pa lang. So, sa mga susunod natin na mga vlog, hopefully, makabili pa tayo ng mga Japan Gold naman. This is only 18K po ito, 18K na Japan Gold. Pero, may kita nyo, iba din yung color niya. With the 18K, with the 21, sa Japan Gold na 18K. Next po natin, this one. This one is a triple lock na 18K na solid na Saudi gold bracelet po ito. Sobrang solid po nito. Mabigat na mabigat to kung may kita nyo naman kasi ang kapal-kapal po niyan. This is 19.87 grams po times 2980. Ito po ay nagkakahalaga ng 59,212 pesos po. Ayan. Okay. So, suot din natin siya syempre. Triple lock na din po ito. Ayan. Triple lock na din siya. So, karamihan ng mga bagong labas ngayon na mga jewelries, triple lock na po. Ito po ay 8 inches. Ayan. Tingnan nyo. Ang laki na niya. Okay. So, nagtaka ako. Kasi sabi ko, bakit ganon? Parehas naman siyang 18, parehas naman siyang 18K na Saudi gold, pero kung makita niyo po yung kulay niya, mas light ito compared to dito. Ang sabi nila kasi kapag mga solid daw yung bracelet or yung necklace or yung chain,
nag-iiba talaga yung color niya. And also, depende po sa supplier. Ayan. Pero parehas po siyang 18K na Saudi gold. Ayan. Pero this one is ampaw. And then this one is solid po siya. Okay, so last but not the least, ayan, yung ating mga ring. This one is 21K and this one is 18K. So, ito pong 21K natin. Okay, this is size 8.5 ata or 9. Ayan. Nagustuhan ko lang yung design nito, pero hindi ko po ito sinusuot ah. Kasi sobrang laki niya talaga. Okay, usually kasi yung mga ganito, parang mga panlalaki na siya. Na mga design. Oh, ayan, di ba? Oh my God. Compare naman dito. This one is parang pang girly-girly lang. This one, oh, ang laki na. My God, di ba? Okay. So, ito pong 21K natin. This one is 4.61 grams times 3,270 per gram po. Ito ay 15,074. Okay. Next natin, ito po. Ito naman is 18K na Saudi Golden. Ayan. Ito ang design naman niya, king. Akala ko kasi queen siya, king pala, diba? So, ayan, ganyan po yung design niya. Yung sa loob niya is parang, ano, parang butas-butas yung design niya sa loob. Okay, napakaganda din ito. This is 18K and this is also 8.5 ata ang size nito. So, ito naman pong sing-sing natin na ito is 5.6 grams times 2,980. Ito po ay 16,688 pesos. Okay. Usually po itong mga ano ko, itong mga suot kong necklace, itong mga chain na to, ito po yung aking mga investment. Iba dito, isang beses or dalawang beses ko pa lang po nagamit. Pero mostly, nasa lagayan lang po siya. Ayan. Kasi malalaki talaga, so hindi ko siya ginagamit. Bihira-bihira lang. Okay. So, ayan na guys. So, tapos na. Ayan na po ang atin lahat na gold investment. Ayan, so natapos na po tayo, na-share ko na sa inyo, naipakita ko na sa inyo ang aking mga gold collection. Anyway guys, again po sasabihin ko, this is not to brag, but also just to share with you guys kung bakit po mahalaga and magandang mag-invest sa mga gold natin ngayong panahon na ito. Kasi kesa invest lang natin, gawin lang natin savings yung pera, nandyan lang nakatabi lang, bakit hindi natin invest sa mga bagay na alam natin na sa pagdating ng panahon, paglipas ng panahon, is tataas yung value niya. Kasi ang gold po talaga, habang tumatagal, mas nag-i-increase pa po ang value. Mas tumataas, di ba? Kaya nga po, yung pinaka talaga na una kong mga binili noong 2019, I'm so happy na nabili ko siya that time na 2,300 per gram pa lang. Kasi ngayon, sobrang taas na talaga. Kaya yung iba, naibenta ko na nang mas mataas, kaya nakabili ako ng mga bago. So, ayan na siya lahat, di ba? Hindi naman po lahat yung iba talaga mga ano na to, mga additional investment ko na. Sa mga gusto pong mag-invest ng gold, wag na po kayong magpatumpik-tumpik pa, wag na kayong magdalawang isip pa na mag-invest sa gold kasi maganda po talagang investment ang gold kasi tumataas ang value. Hindi siya nagde-depreciate, mas tumataas pa po ang value ng gold. Kaya, mag-invest na po kayo. Pero, syempre, kailangan maging wise din tayo sa pagbili ng mga gold kasi meron din pong nakakabili ng mga fake na mga gold po. So, kailangan po, bumili po tayo sa mga legit seller po ng mga gold. So, ayun guys. So, thank you for watching. I hope you like it. And please, don't forget to like, share, subscribe, and please, don't forget to click the notification bell para ma-update pa po kayo sa mga upcoming videos natin. So, thank you, thank you, thank you!